Praise the Lord for this opportunity to be with you again for the Ride On Ministry episode 8. According to Psalms chapter 92 verses 1 to 5, it says, "It is good to give thanks to the Lord, to sing praises to your name, O Most High, to declare your steadfast love in the morning and your faithfulness by night, to the music of the lute and the harp, to the melody of the lyre. For you, O Lord, have made me glad by your work. At the works of your hands I sing for joy. How great are your works, O Lord! Your thoughts are very deep." Purihin natin ang Panginoon sa napakagandang verse na yan. From Psalms chapter 92 verses 1 to 5. And tonight's episodes, my dear brothers and sisters in the Lord, we invoke the presence of the Lord Jesus Christ in our midst. And we ask for the guidance of the Holy Spirit and His anointing, so that tonight, episode 8 will be a successful one and would become an extension of His blessing to all viewers tonight and even to the coming days after this episode 8. At bago tayong magpasimula, mga kapatid sa Panginoon, ay ilang mga bagay lamang ang nais ko pong i-share sa inyo. At galak na galak ang aking puso na ibahagi ang ilang karanasan nitong nakalipas na buong linggo, pero hindi naman lahat, sapagkat kung lalahatin ko po ay hindi po maggasi ang buong magdamag. Halimbawa, noong kahapon ay feeling blessed sa panibagong experience doon sa Bethany Methodist Church sa Hermosa, Bataan, sapagkat tayo po ang naging invited guest speaker nila sa panahon ng kanilang Thanksgiving service, at napakasaya po yung gawain doon sa buong umaga, sapagkat yun ho ay intended for sharing of our thanksgiving to the Lord and even celebrating Jesus Christ as the head of the church, and to God na siyang patuloy na nagkakaloob sa atin ng mga blessing. Kaya purihin ang Panginoon sa opportunity na ako po'y nakapagbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos. At gayon din ang pag-iingat ng Panginoon, yung paglalakbay patungo doon ng madaling araw at nakarating na safe and sound. Gayon din yung pagbabalik dito sa Cavite ay purihin ng Diyos, sapagkat napakabuti ang Panginoon na patuloy ang kanyang pag-iingat at gayon din ang kanyang pagliligtas. Kaya napakasarap po yung panibagong experience bonding fellowship sa mga members ng Bethany Methodist Church, at gayon din ho sa kanilang napakasipag na pastor, si dating DSE Reverend Luis Cruz. Thank you so much sa invitation. At gayon din ang kanya kasama si Pastor Belen. Ay maraming salamat din. At gayon din ang buong kongregasyon at ang konseho ng Bethany Methodist Church. At sa kanilang inihanda na panahalian ay napakasarap po, mga kapatid sa Panginoon. At gayon din ho ay maraming salamat po sa Bethany Methodist Church, sapagkat kami po ay pinauwian ng napakaraming prutas, napakaraming mga blessing, at naway patuloy kayo na pagpalain bilang isang iglesia. Kaya nga, mga kapatid, mga viewers, kung kayo po ay
narito yan kapag araw ng Linggo dyan sa bandang Hermosa, Bataan, ay you can visit Bethany Methodist Church and join with their Sunday worship service. Ano po? At gayon din ho ay feeling blessed itong nakaraang linggong ito, mga kapatid sa Panginoon, sapagkat noong November 22, ito po ay gabi, ay binigyan naman ako ng Panginoon na makapagganap ng hospital ministry doon sa ACE Medical Center. Doon po sa may bandang Barangay Toro yon, sa may bandang Project 8 Quezon City. At purihin ang Diyos sa opportunity na maipanalangin ng kapatid na Sally Acevedo, na kung saan ay na-stroke siya doon sa ICU at natapos na yung operation. At patuloy ng panalangin para sa kapatid na ito ay maramdaman niya at maranasan ang kalubusan ng pagpapagaling ng ating Panginoong Diyos, at gayon din ang recovery niya. At sana ay malagpasan na itong pagsubok na ito upang sa ganon ay manumbalik yung kanyang dating kalusugan at makapagpatuloy siya sa kanyang teaching ministry doon sa Project 7. Kaya pagpalain po, ikaw kapatid na Lali Acevedo, at gayon din ang buong pamilya mo, ay ikaw ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At gayon din sa napakaraming mga concern, ano po, ay yung patuloy natin na ministry para sa lahat ng merong mga karamdaman, ay patuloy po natin na ipinapanalang, halimbawa yung prayer request ng Pastor Bonnie Gansit ng bandang Trece Martiresa Methodist Church, na nung isang araw ay na-hospital itong kapatid na Buboy Lapuente, at siya ay naoperahan sa kanyang colon at naging matagumpay naman ang kanyang operasyon. At ito po ay asawa ng ating kapatid na Celia Lapuente. Kaya patuloy po natin na ipanalangin ng kapatid na ito upang sa ganon ay patuloy na maranasan niya yung pagpapagaling ng ating Panginoon sa Kristo, at gayon din yung complete recovery, at magkaroon siya ng talagang good health and wellness. Kaya isama din po natin sa panalangin. Gayon din po ang prayer request ng ating kapatid na Cora Navarro, ang kapatid na Remigio Nuna, na kung saan ay na-hospital naman dyan sa may bandang Quezon City North Medical Center. And we continue to pray for this brother for immediate healing, at gayon din ang recovery niya. Kaya pagpalain ka, kapatid na Remigio Nuna, at gayon din ang pamilya mo, anumang pangailangan ay pagkaloob ng Panginoong Diyos. At gayon din yung pinag-pray natin ng ang ama ng ating Diakonesa Lisa Gansit. Ito po ay father-in-law ng ating Reverend Bonnie Gansit, na naway siya rin po ay naoperahan somewhere in one of the provincial hospitals in Batangas. Kaya isama po natin ito sa ating panalangin. At gayon din ang prayer request ng ating kapatid na Leti Lacandazo from Marilao, Bulacan, ay na-hospital din doon sa De Los Santos, sa medical center. At naway patuloy ka na pagalingin ng Panginoong Diyos sa iyong karamdaman. At lahat po ng merong karamdaman, mga kapatid sa Diyos, hindi lamang sa Pilipinas, sa buong mundo, nasa ospital man, sila man ay nasa loob ng kanilang mga tahanan, we pray and intercede to the Lord Jesus Christ na i-impart niya ang kanyang sapat na pagpapagaling sa mga kapatid na merong karamdaman. And we also pray to the Lord Jesus Christ that the Lord will continue to bless all hospitals na ginagamit ng ating Panginoong Diyos, and even all churches
who are praying and interceding for the healing and recovery of all those who are at the bed of sicknesses and illnesses. Kaya purihin natin ang Panginoon sa ganitong ministeryo sapagkat naniniwala po tayo sa kapangyarihan at magagawa ng panalangin sa ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus na siyang nagturo sa atin na manalangin. Ano po? At yan ang ating tatalakayin po sa gabing ito. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Hello everybody out there, saan man kayo naroroon mga kapatid sa Panginoon. Muli ang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan ay nasa inyo pumuli sa gabing ito para sa ating Ride On Ministry Episode 8. At sana po ay tanggapin ninyo ang napakainit, napakasaya na mapagpalang pagbati po sa inyong lahat saan man kayo naroroon sa buong mundong ito. Nasa Pilipinas man kayo, nasa ibang lupalop ng daigdig ay nawa. Kung kayo po'y madatnan ng pagbating ito ay sana po ay samahan ng Diyos ng kanyang patuloy na blessing po sa bawat isa sa inyo. Kaya samahan niyo ako na ipanalangin itong gawain natin sa gabing ito sapagkat itong Ride On Ministry ay not only for tonight, kundi lahat po ng araw-araw pagkatapos nito, lahat po ng makapanood ng episode na ito ay sana po kasangkapanin ng Diyos itong ministry na ito. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, let us join together for tonight's episode 8 of Ride On Ministry and let us all shout to the whole world to Jesus Christ as our Lord and Savior. Ride on ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His Word, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Almighty Heavenly Father, we come unto you at this evening, at this moment, O Lord, invoking your presence and requesting you, O Lord Jesus Christ, to the power, the presence, and the acts of your Holy Spirit to be with us in our episode 8. And please shower, O Lord, your anointing and your blessing upon us all so that we can have a new experience for tonight before your presence as we praise and worship you, as we pray and as we wrestle with your word. In Jesus' name we pray, everybody will say amen. Amen po sa ating Panginoong Diyos. At siyempre hindi po nawawala yung pag-awit mga kapatid sa Panginoon. Sapagkat yung pag-awit ay yan ho, ay kaloob ng Panginoong Diyos. Kaya awitin po natin yung Turn Your Eyes Upon Jesus. At itong awit na ito, mga kapatid sa Panginoon, ay isinulat at isinamusika ng kapatid na Helen Lemel way back 1922. At ito ay madalas na inaawit at matatagpon din natin doon sa imnaryo ng Methodist Church. Kaya awitin po natin ito ng taus-puso na way maramdaman natin ang presence ng Panginoon sa ating pag-awit as we turn our eyes unto the awesome presence of the Lord Jesus Christ. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth
will grow strangely thin in the light of His glory and grace. Come on, join with me in singing the song. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Palitan po natin yung salitang eyes, ano po? Ipalit natin yung heart, ano po? Pagkatapos mind, okay? At pagkatapos ay life. Turn your heart upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your mind upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen sa Panginoon. Turn your life upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim the light of His glory and grace. Amen sa Panginoon. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen sa Panginoon. Napakaganda itong awit na ito. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Dinagdagan natin, let us turn also our hearts, our minds, our total life upon Jesus Christ. Di ba yung sinasabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We want many things to be added unto our lives. So, let us seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Kaya sabihin mo sa katabi mo, unahin mo lagi ang Panginoon, sapagat lagi-lagi inuuna ka ng ating Panginoong Diyos. At sabihin naman natin na praise the Lord, inuuna tayo lagi ng Panginoon. At ang sabi naman natin sa Panginoon, Lord,
Puwera lang yung kamatayan, ha? Pero napakahalaga, mga kapatid, sa Panginoon, every day, every moment of our lives, let us all lift our hands to the Lord. Kaya awitin po natin itong inawit ni Basil Valdez. Ito ay Filipino composer at singer, kilalang kilala natin to. At siya rin ang umawit yung Ngayon at Kailanman. At siya rin ang umawit yung Gaano Kadalas. At napakaganda itong awit na ito, itong Lift Up Your Hands. At simulan nung ito ay kinompos at inaawit ni Basil Valdez, ay inaawit ko rin ito. Magamang maraming taon na nakalipas na hindi ko na inaawit ito, sana mabless tayo. At kung makakarelate po kayo sa awit na ito, at kung kabisado po ninyo, sumabay po kayo sa pag-awit ng Lift Up Your Hands. All that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. All of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said,
that cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Praise the Lord! Napakagandang awitin na ito. Sapagkat itong awit na ito ay biblical po ito. Masusumpungan po natin yung pinaka-chorus nito doon sa Matthew 11:28. At isa hong napakahalaga at laging napapanahon na imbitasyon ng Panginoon sa bawat tao. To lift up the name of the Lord Jesus Christ, to come in the presence of the Lord and entrust everything sa Panginoon. Lalo na ho kapag tayo po ay merong mga dalahin sa ating mga buhay, may panahon na tila bagang hindi natin nakakaya na harapin ang lahat ng mga kabigatan. Pero nandyan lagi ang Panginoon na siyang kalakasan, kagaanan ng ating puso, ng ating mga buhay. Nandyan lagi ang Panginoon na para sinasabi na relax lang. No, huwag kang ma-stress, huwag kang mamblema sapagkat laging merong solusyon at merong provisyon ng Panginoon. At isa pang awit na napakaganda, na related din ito doon sa una at sa panalangin, mga kapatid, sa Diyos. Nang awitin na ito ay isinulat naman at isinamusika ni kapatid na Thomas Dorsey way back in 1932, at ito rin na isinama doon sa imnaryo ng Methodist hymnal. Pero napakaganda itong awit na ito, inaawit din ni Quantonon ni brother Victor Wood, sapagkat ang awit na ito ay Precious Lord, Precious Lord. Eh sana po ay makayanan natin awitin ito. Kung kayo po ay makaka-relate sa awit na ito at medyo memorize ninyo, ay samahan niyo ako sa pag-awit at nawa ay ma-internalize natin ano ba yung message ng awit na ito na dinadala po sa bawat isa sa atin. Precious Lord, lead me on. When my way grows drear, Precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call. Hold my hand, let
lest I fall. Take my hand, praise His Lord, lead me home. When the darkness appears, in the night grows near, and the day is past and gone, at the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, praise His Lord, lead me on. Napakaganda itong awit na ito, mga kapatid sa Panginoon. Nakaka-relate ho ba kayo sa awit na ito? Minsan pa awitin natin ng talagang taus puso sa ating mga puso, taus isip at buhay natin. And surely, my dear friends in the Lord, we can experience something, no? Something from the Lord na maaaring ito ay ini-impart niya sa atin, lalo na sa ating mga buhay spiritually, lalo na sa ating mga buhay na nananalangin sa ating Panginoon, na naniniwala na merong Diyos na buhay, na sa anumang panahon ay talagang pinapakinggan niya tayo, tumutugon sa lahat ng ating mga pangailangan. Praise His Lord, take my hand, lead me Lord, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, praise His Lord, lead me home. When my way grows drear, praise His Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, gracious Lord, lead me home. When the darkness appears and the night grows near, and the day is past and gone, the river I stand, guide my feet, hold my hand, take my hand, gracious Lord, lead me home. Amen sa ating Panginoon. Napakagandang awit. Gracious Lord, take my hand, lead me Lord, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, gracious Lord, lead me home. Kaya palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Kaya salamat sa kay Thomas Dorset na ito ay kanyang kinompos at inawit, at patuloy na ang awitin na ito ay nagiging blessing sa bawat isa sa atin. Para sa gabing ito, mga kapatid sa Diyos, our topic, Ride On With Jesus Christ and His Word. Let us intimately praise and worship our Lord and Savior, Jesus Christ, with prayer. Yun ho ang ating tatalakayin, mga kapatid sa Panginoon. Last Monday,
episode 7, we tackled about the question, what is worship? At noon namang episode 6, ay tinalakay natin ang katanungan na what is praise? At lahat ng ito ay meron pong interconnectivity. In harmony ang mga bagay na ito, mga kapatid sa Panginoon. Praising, worshiping, and even praying to the Lord. Anyway, my brothers and sisters in the Lord, as a continuation of the message during the episode 6 and 7, ay atin pong nalaman kung ano ba yung original meaning of praise and worship doon sa Hebreo at gayon din sa Grego, telling us of by conveying the idea of to prostrate, sabi natin noon, prostrate of oneself, to bow down and to fall down and to pay homage and to respect. Yun ang ating tinalakay kung ano ba yung ibig sabihin ng worship. At gayon din ay nalaman din natin through the thoughts shared by Daniel Foster, nung sinabi niya, in other words, worship is the highest form of honor and respect that we can show towards God. While worship can be done in public, kung dadagdagan natin, it could be done also in private, its main directive, sabi niya, is very different from praise because worship is a direct conversation between you and God, between us and God. It is indeed highly intimate, even personal and communal. Kaya napakahalaga po ito, mga kapatid, yung usapin ng praise at gayon din yung usapin ng worship na ginagawa natin sa Panginoon, lalo na kapag araw po ng Linggo. At noong nakaraang Lunes, we discussed thoroughly, my dear friends, three important points na patungkol sa worship. Unang-una, by worshiping, we are indeed putting God first in our lives. At naging referensya natin yung Matthew 27, 37 to 40, and even Matthew 6, 33. At ang pangalawang puntos, mga kapatid sa Panginoon, ay worshiping is indeed from the heart, mula sa ating mga puso. At tinalakay din natin yung biblical reference from Isaiah chapter 29 verse 13. At yung pangatlong puntos, we are to worship God in spirit and in truth. At marami mga biblical references ang pinagbatayan natin dito. Alimbawa yung John chapter 4 verse 23, yung Romans chapter 1 verse 25, yung Matthew chapter 4 verse 10, Psalms 96 verse 9, Psalms 29 verse 2, Zephaniah chapter 3 verse 17, and Deuteronomy chapter 6 verse 5, at gayon din yung the Gospel of John chapter 14 verse 6. Nung sinabi ni Jesus, ito yung encounter ng the Good Samaritan woman with Jesus Christ vis-a-vis, at natukoy nga ng ating Panginoon na nasambahin natin ang Diyos sa Espiritu at gayon din sa katotohanan. At napakahalaga, mga kapatid sa Panginoon, na we ended in a conclusion last Monday night that in order for us
to praise and worship God in spirit and in truth. It is indeed important for us to know Jesus and have an intimate relationship with Him as our personal Lord and Savior. Kaya napakahalaga yan. Mapupuri natin, masasamba natin ang Diyos kung meron nga tayong intimate and personal relationship with Jesus Christ as our accepted Lord and Savior. Amen po ba sa Panginoon? Amen sa ating Panginoong Diyos. And for tonight, sa episode 8, my dear friends, our topic will be a continuation of the two series na tinakel po natin right on with Jesus Christ and His Word. Let us intimately praise and worship our Lord and Savior Jesus Christ with prayer. Na merong kalakip na panalangin. Kung nagtanong tayo noon, what is praise anyway? Kung nagtanong tayo noon ay what is worship anyway? At ang katanungan din sa gabing ito, mga kapatid, sa Diyos, what is prayer anyway? Ano ba ang panalangin, mga kapatid, sa Panginoon? In your personal view, personal understanding and reflection, what is prayer anyway, mga kapatid sa Diyos? If we look at and digest the Holy Bible from the book of Genesis down to the book of Revelation, we can surely find numerous verses about prayer. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? And I am sure also that you will be amenable to me that prayer is indeed has to do with direct communing. Direct communicating and direct talking. It is in the context of communing, communicating, and talking to whom? Of course, and yes, you will agree with me, to the one and only God that we believe and accepted so intimately personal in Jesus Christ, our Lord and Savior. Kaya, patuloy tayo na pinalalahanan lagi ng ating Panginoong Hesukristo, yung sinabi niya doon sa John chapter 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remain in me, and I in him, he will bear much fruit. At ang napakahalaga, yung last sentence nito, apart from me, you can do nothing. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Sana magets nyo yung sinasabi ni Lord at gayon din yung aking sinasabi. Yes, prayer is simply communing with God in Jesus Christ. Communicating with Him. Talking with God in Jesus Christ. Kaya kung meron tayong napaka-intimate
na personal na relasyon sa ating Panginoon na Hesukristo, ay madali ho na tayo po ay lumapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin, sapagkat meron tayong ugnayan sa Panginoon. By His grace and through our faith in the Lord Jesus Christ, it moves us really in our innermost continuing desire and passion and commitment to pray to the Lord. Di ho ba, mga kapatid sa Panginoon, yung bang patuloy tayong nananabik sa presensya ng ating Panginoon, at kahit na napakalapit na natin sa Panginoong Hesukristo, we still desire for more of Him. Amen po ba sa Panginoon? Sapagkat in love tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po doon sa Ephesians chapter 3 verse 12. Sulat niyo po yan. In Him and through Him, in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. Kaya nga ho, sa ating paglapit sa Kanya, mga kapatid, sa Diyos, kung meron tayong pagtitiwala, kung meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, meron tayong lakas loob na lumalapit sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat meron tayong intimate na relationship, connection sa ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng ating pananampalataya. And by God's grace, we can easily come into the awesome presence of the Lord Jesus Christ humbly, always ready to commune with Him, always ready to communicate with Him, always ready of talking and talking to God, na hindi tayo nahihiya sa banal na presensya ng ating Panginoon. Kaya nga po doon sa Hebrews chapter 11 verse 6, sulat niyo po to. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Napakaganda yung text na yan, na sinasabi na kung tayo'y walang pananampalataya, ay hindi tayo maaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino man na lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Napakahalaga yon. Sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Kaya, sa panalangin, nandun yung patuloy natin na pagsusumigasig na hinahanap natin ang Panginoong Diyos.
pagsusumigasig natin na lumalapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin, maging ng pagsamba at ng pagpupuri sa Kanya. Pero yun ay magagawa natin kapag tiyak ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at yung paglapit ng ating buhay at pananampalataya sa Panginoon ay Kanyang kinalulugdan. In Psalms chapter 17 verse 6, ang sinasabi ng psalmista doon, I call on you, O God, for you will answer me. Give ear to me and hear my prayer. Ako'y tumatawag sa iyo, O Diyos, sapagkat ikaw ay sasagot sa akin. Ang iyong pandinig ay ikiling sa akin. Ang aking mga salita ay pakinggan mo rin. Maliwanag at totoo yung pananalig, pananampalataya ng salmistang ito. Sa kanyang pagtawag sa Diyos, alam niya, naniniwala siya na siya'y pakikinggan, na siya'y tutugunin ng ating Panginoon. What a beautiful verse also that we can find in Psalms chapter 5 verse 3 at ganito ang sinasabi. Morning by morning, O Lord, you hear my voice. Morning by morning, I lay my request before you and wait in expectation. Ang ganda po. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. At sa umaga'y naghahanda ko para sa iyo at ako'y magbabantay. Amen sa Panginoon. Ang isang pananampalatayang buhay at nakatitiyak sa Diyos ay hindi lamang pagkatapos na sambitin niya ang kanyang panalangin sa Panginoon ay tapos na, kundi every morning, nandun pa rin yung expectancy of our willingness to wait. Sa pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Pag tumugon ang Panginoon, maaring ang tugon niya, yes, sapagkat kailangan natin. May panahon din ang tugon ng Panginoon ay no, sapagkat maaring hindi iyon ang first priority o makabubuti, o maaring next time. Pero meron din tugon ng Panginoon na wait. Maghintay ka. At doon sa tugon na yun ay nasusubok kung hanggang saan yung ating paghihintay sa pagtugon ng Panginoon sa ating mga panalangin. Morning by morning, O Lord, you hear my voice. Morning by morning, I lay my request before you and wait in expectation. Para ba kasi sinasabi niya directly itong verse na ito sa atin na, you have to pray and pray to the Lord morning by morning. How intimate supposedly we are in the presence of the Lord that morning by morning, O Lord, like the petition of the psalmist, you hear my voice morning by morning, I lay my request before you and wait in expectation. It is important in prayer that we come before Him, my dear friends in the Lord,
in the spirit of humility, with joyfulness, with thankfulness, and repentant heart. Napakahalaga na sa ating paglapit sa ating Panginoon ay nananalaytay sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa ating buong pagkatao, lalo na sa ating mga puso, mga kapatid sa Diyos, na merong kababaang loob na dumadaloy sa ating mga puso ang kagalakan, ang pagpapasalamat, at gayon din ang pusong tumatanggap, kumikilala sa kanyang mga pagkukulang at kanyang isinasaysay sa harapan ng Diyos ang mga pagkukulang na ito, at humihingi siya ng habag at paglilinis at pagpapatawan. Kaya tandaan natin sa panalangin, mga kapatid sa Diyos, we come before the presence of the Lord in faith. We come before the presence of the Lord in spirit, in the spirit of humility, with joyful, thankful, and repentant heart. And then we come before the presence of the Lord as we exalt, magnify, and praise and worship the Lord Jesus Christ, our God. Kaya kung babasahin natin all the chapters in the book of Psalms, particularly on chapters of prayer and singing, like Psalms chapter 99 verse 5, exalt the Lord our God and worship at His footstool. He is holy. Purihin ninyong Panginoon nating Diyos. Magsisamba kayo sa kanyang paanan. Siya'y banal. God is holy. Kaya nga ho sa ating paglapit sa kanya, hindi pwede yung barabarabay na paglapit sa ating Panginoon. We come to Jesus in faith. We come to Jesus in the spirit of humility, with joyful, thankful, and repentant heart. We come before the presence of the Lord with a glowing sense of exalting the presence of the Lord Jesus Christ. Dahil, mga kapatid sa Panginoon, like the experience of the disciples, after the resurrection of Jesus Christ, on the beginning of their ministry, after they received the presence, the promised presence and acts of the Holy Spirit, ang sinasabi doon sa Acts chapter 2 verse 28, maliwanag ho yun, mga kapatid sa Panginoon. You have made known to me the paths of life. You will fill me with joy in your presence. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoon, ang panalangin, mga kapatid sa Diyos, ay kaakibat yung talaga naman tunay na daan ng buhay natin. The paths of life under the Lordship and Saviorship of Jesus Christ. And we invoke and we request again and again that the Lord will continue to bless us, will continue to anoint us, to shower His blessings unto us, so that in our meeting point with Jesus Christ, every day, every moment, in our communing to Him, in our communicating to Him, and in our talking with the Lord Jesus Christ, naroon sa ating mga puso
yung kagalakan ng paglapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid sa Panginoon na sa ating laging paglapit sa ating Panginoong Diyos ay nakikita lagi ng Panginoon yung kababaang loob natin. 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7. Ang sinasabi doon, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Napakaganda yung sinasabi dito. Naniniwala si Apostol Pedro sa kapangyarihan ng kamay ng Diyos. At naranasan ito kapag ang ating paglapit sa ating Panginoon ay merong kababahan ng loob. At lahat ay nailalagak natin sa Kanya. Maging ang ating mga kabalisahan, maramdaman natin ang tunay na pagmamalasakit ng ating Panginoong Diyos. How often we are that we come before the presence of the Lord in prayer? Kaya nga mga kapatid sa Diyos, prayer therefore. Ginamit ko na yung salitang therefore. Kapag sinabing therefore, talagang therefore. Talagang hindi na tayo dapat na mag-complain pa sa Panginoon. Ano? Prayer therefore is indeed, napakahalaga ito, a concrete act of praise and worship to our living God in Jesus Christ. Kapahayagan ng ating konkretong pagpupuri at pagsamba sa buhay na Diyos na nahayag sa ating Panginoong Hesukristo. We glorify Him, oh yes. We exalt His holy name, oh yes. We praise Him, oh yes. We worship Him, oh yes. And we are doing all of this because we have faith in the Lord Jesus Christ. We intimately manifest or express our intimate love with the Lord. Kaya nga, sa pamagitan niya sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng ating pagsusumidhi sa Kanya, ay ito po ay pinapalakas. Ito po ay lalong pinatitibay, pinalalakas ng makapangyarihang puwersa ng ating Panginoong Diyos. Kaya when we come to the Lord in prayer, in worship and praise, in our need, in our passion, and our desire for Him, naniniwala tayo na sa ating mga buhay, lalong napatitibay, napalalakas ang ating patuloy na ugnayan sa ating Panginoon. We need to continuously live a praiseful and worshipful life in prayer, like Jesus Christ. He always prayed even at the very height of His suffering at the cross in Calvary. Before He died,
After 3 days, he rose again from the dead. He rose from the dead. Jesus Christ must always be our model of prayer. Kung ang ating Panginoon ay prayerful, kailangan din na tayo po ay prayerful. Halimbawa, ilang mga bagay lang to na masusumpungan. Jesus prays for himself. Ipinalangin din niya ang kanyang sarili. John chapter 17 verses 1 to 5. Pero hindi na natili lamang doon. Jesus prays for his disciples. Ipinalangin niya ang kanyang mga disipulo. John chapter 17 verses 6 to 19. Hindi lamang yan, kundi Jesus prays for all believers. Ipinalangin ng ating Panginoon ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. John chapter 17 verses 20 to 26. I believe always with faith in the Lord Jesus Christ that there is power in prayer. Especially that every day in our respective life and struggle, wherever we are, napakaraming mga struggles, napakaraming mga challenges, storms and circumstances that we are facing, and that includes the unexpected attack of the devil. Di ba sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, nakasama niya nung siya nanalangin. Natapos siyang manalangin, natatna ni Jesus ang ilan sa kanyang mga disipulo. Ang sabi niya, bakit kayo natutulog? Ba't hindi kayo manalangin? Para hindi kayo mahulog sa kasalanan. Kaya nga po, mga kapatid, sa Panginoong Diyos, praise and thank God for He is being with us always. Wherever we are, saan man tayo naroon, simply because He wants us always to be closer with Him. Nice niya na tayo'y laging maging malapit sa Panginoon. Kaya nga, it is in prayer, my dear friends, that we can indeed receive from the Lord His sustaining strength and grace, guidance and protection, deliverance and salvation. Kaya magpapaalala lagi sa atin, mga kapatid, sa Panginoon, yung sinabi ni Jesus doon sa John chapter 10 verse 10. Ang sabi ng ating Panginoon, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. In prayer, in Jesus' name, to the presence and power of this Holy Spirit, by faith in Him. Important ito. We can be able to overcome this world and even to defeat the devil's presence and power over us. Amen po ba sa ating Panginoon? Kaysa panalangin, we can even cast out the presence and acts of the devil. Masabi natin, in the mighty name of Jesus Christ, get rid of me, Satan. Dahil ang Panginoon ang siyang sumasa atin. Sa pamagitan ng ating pagpupuri, ng ating pagsamba at pananalangin sa ating Panginoong Diyos, we can be able to do victorious and successful ministries.
and even in our respective missions and services to people and communities for the furtherance of the gospel wherever we are. A Christian without prayer is powerless. And even a church without prayer is powerless. Kaya nga ho, lalo na sa panahong ito, we need to be prayerful before the presence of the Lord Jesus Christ, because it is in the power of prayer that we can indeed overcome this world and even all the circumstances and even the unexpected attack of the devil. Kaya nga ho, kapag tayo ay patuloy na nananalangin sa Panginoon, nakikita ng Diablo na tayo po'y masigasig sa pananalangin, nanginginig ang Diablo. Amen po ba sa ating Panginoong Diyos? Magpanalanginan tayo sa isa't isa. Gaano kadalas na tayo po'y nananalangin? Kahit sa Apostol Pablo, ang kanyang mga epistles, sinasabi niya, panalangin niyo naman ako. Pinapanalangin ba natin ang ating mga workers? Ang mga workers lamang ng Panginoon ang siyang nananalangin sa mga mananampalataya. Kinakailangan na katulad ni Jesucristo, hindi na lang ipinalangin sarili niya, ipinalangin niya ang kanyang mga disciples, ipinalangin niya ang buong iglesia, lahat ng mga mananampalataya. At ang pinakalundo ng kanyang panalangin na sila'y maging isa. Kaya nga po rin sinabi ng ating Panginoon, if one or two or three are gathered in His name, nasa atin siya. Mga kapatid sa Diyos, gaano kadalas na tayo po'y nananalangin? Gaano kadalas na pinapahalagahan natin ang paglapit sa ating Panginoong Diyos? Marami tayong mga prayer requests. Marami tayong mga pangailangan sa Panginoon. Maraming karamdaman ng mga tao sa ngayon. Maraming mga stresses. Maraming mga problema. Maraming mga kung ano-anong mga na-encounter natin sa panahong ito. Manalangin tayo lagi sa Panginoong Diyos. Magpanalanginan tayo. Magpalakasan tayo. At alam natin, naniniwala tayo na merong magagawa ang Diyos. Kaya kung saan ka man naroon ngayon, kapatid, meron kang prayer request, meron kang kabigatan sa buhay mo, meron kang problema, meron kang nais na ilapit sa Panginoon, umawit tayo, maniwala tayo at manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. At awitin po natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko.
kung ako'y magtatapat at sa kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayers. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, lalapitan kanya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Mga kapatid, kung nais niyo pong muling ipahayag ang inyong pagkilala at pagtanggap kay Jesucristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, sundin ninyo ang panalangin na ito. Panginoong Jesus, narito ako sa iyong banal na harapan. Kinikilala ang iyong banal na presensya. Patawarin po ninyo ako sa aking pagkukulang at pagkakasala sa inyo at maging sa aking kapwa. Salamat o Diyos sa iyong katapatan at gayon din ang iyong pagpapatawad at paglilinis sa akin. Muli kong ipinapahayag sa iyo ng totohanan na ikaw ay aking kinikilala, tinatanggap Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, hayaan po ninyo na kami ay sama-samang lumalapit sa iyo, Panginoon, upang ipanalangin sa iyo, O Diyos, lahat, Panginoon, ng mga anak mo na lumalapit, na nagpapasalamat, nagtatalaga ng kanilang mga buhay sa inyo. Ano mang kadahilanan ng pagpapasalamat, pagtatalaga, yan man ay kaarawan ng buhay, yan man ay wedding anniversary, yan man, Panginoong Diyos, ay dahil tinugon mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak
Lumalapit silang nagpapasalamat at nagtatalaga ng kanilang mga buhay. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan sa buhay. Anibersaryo ng kasal at maging sila na ikakasal. Katulad ng kapatid na Diakonesa Ivy, Joy Nicolas, at Pastor Moises Olermo sa darating na Atrenta nitong November doon sa Capitol Methodist Church ng Balanga City, Bataan. Pagpalain mo, Panginoon. Panginoong Diyos, tanggapin mo ang aming mga pagtatalaga ng buhay. At gayon din, Panginoon, kasamang aming mga pamilya na aming muling itinatalaga sa inyo. Maging ang aming commitment sa inyo, ang aming paglilingkod, itinatalaga po namin. Gayon din ang hanap buhay ng bawat isa. Lahat, Panginoong Diyos, ay itinatalaga sa inyo. Panginoon, sa mga merong mga kaagalumihanan sa kanilang mga buhay, kabigatan, abutin po ninyo sila, Panginoon. Tulungan po ninyo sila, O Diyos, na harapin at bigyan ng lunas ang kanilang mga problema. Ang kanilang mga karaingan, Panginoong Diyos. At maging sila na nangangailangan ng hanap buhay, pagpalain mo at pagkalooban sila. Sila na mayroong problema sa loob ng tahanan, sa mag-asawa at mga anak. I-bless mo sila, O Diyos, at tulungan. At gawin mong mapayapa, maayos ang tahanan na nagmamahalan sa isa't isa. Panginoong Diyos, amin din ipinapanalangin lahat po ng merong karamdaman, Panginoong Diyos, saan man sila naroroon sa ngayon. Kilala man namin sila o hindi, inyo pong ihaplos, idampi ang inyong banal na kamay sa kanila. Maramdaman nila na merong Diyos na buhay, kaysa Kristo na siyang great provider and great healer, na kayang pagalingin ang anumang klase ng karamdaman. Sa gabing ito, pinapanalangin po namin ang patuloy na kagalingan, recovery, at gayon din ang maayos na kalusugan at buhay ng kapatid na Buboy Lapuente na nandun sa City Medical Center sa Pasig. At gayon din ang kapatid na Lady Lacandazo na nandoon sa De Los Santos Medical Center. Ang kapatid na Remigio Nuna na nandoon sa Quezon City North Medical Center. Ang ama ng aming Diakonesa Lisa Gansit na nandoon sa Provincial Hospital sa Batangas. At gayon din ang kapatid na Lali Acevedo na nandun sa ACE Medical Center ng Quezon City. Panginoon, lahat sila na mayroong karamdaman, Panginoong Diyos. Di man namin nabanggit ang pangalan sa gabing ito. Pagkaloob mo, Panginoong Diyos, ang kasapatan ng kagalingan at kalakasan, maayos at malusog na pangatawan, upang sila'y makapaglingkod muli sa inyo at muling makapiling ng masaya ang kanilang kapamilya. Panginoon, dalangin din po namin ang tagumpay ng gawain ng kababaihang aktibo ng Iglesia Metodista sa Pilipinas at kalalakihan ng Iglesia Metodista sa Pilipinas sa kanilang Biennial Assembly nitong darating na November 29 to 30 doon sa Lingayen, Pangasinan. Pinapanalangin po namin, O Diyos, na ito'y maging matagumpay. Pagpalain mo lahat mga resource persons,
ang pangunguna ng mga officers at ang bawat delegates, Panginoon. Pagpalain mo sila, O Diyos. Gayon din, Panginoon, ang misyon na kung saan ay pinuntahan ng aming kapatid sa Misamis sa Occidental sa Mindanao, ang kapatid na Dr. Patrocinio Serranilla, DSM Dade Bunuan, at gayon din ang Diakonesa Merlin Sebastian sa kanilang mission trip doon sa Mindanao, ay pagpalain mo, Panginoong Diyos, at maging ang mga workers at mga laiko ng Mindanao Methodist Regional Conference and even all districts, local churches, mission churches, all regional conferences of the Iglesia Metodista sa Pilipinas, Panginoon, to the leadership of our National Bishop Manuel Benaventura Jr. at gayon din ang mga iba pang mga regional bishops namin, Panginoong Diyos, pastors, district supervising elders, deaconesses, mission pastors and workers, lay leaders, lay preachers, and all members, O God. May you continue to bless us all, O God, mightily with the anointing of your Holy Spirit, O Lord Jesus Christ, so that we can give our best manifestation of our servitude to you, our faith and our prayer, our praise and worship life unto thee, O God. Kaya pagpalain mo lahat, Panginoon, and even other denominations, Panginoon, like the National Council of Churches na ngayon ang umpisa ng kanilang 25th General Assembly up to the 28th of this month somewhere in Lutheran Church, Old Santa Mesa, City of Manila. Pagpalain mo ang gawain na ito, Panginoon. Hindi lamang ang NCCP, kundi lahat ng mga denominations, Panginoon, all Christian churches throughout the whole world. Kasangkapanin mo, Panginoon, lahat ng mga churches, lahat ng mga workers, Panginoon. Sila man ay pari, pasto, sila man ay reverend, bishop, sino man, sila sa iyong pagiging lingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon. May we also pray, O God, for the Philippines and for every nation throughout the whole world, Panginoong Diyos. Panalangin po namin na malagpasan namin ang mga iba't ibang mga calamities. Maibsan kami, Panginoong Diyos, sa iba't ibang mga problema ng bayan, Panginoon. Tulungan mo kami na kami maging buhay at aktibong mga lingkod mo para po sa ikapagbabago ng lipunan at gayon din ng iglesia at ng buong mundo, Panginoong Diyos. At dalangin po namin, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo ng pagkakaisa at maging ang pag-iral ng katarungan, Panginoong Diyos, sa aming lipunan at sa buong mundo. Ay siya nawang maghari at maganap, Panginoon, ang paghahari ng iyong kaharian. And you heaven and earth, and new earth, ay siyang manatili sa bawat sulok ng daigdig na ito, Panginoon, na ikaw ang siyang kikilalanin, na ikaw ang siyang pinakaulo ng iglesia at pinakaulo ng anumang estado sa buong mundo. Panginoong Diyos, lumalapit kami kasama po ang aming paghingi ng inyong pagkapatawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. At kung meron man kami nakalimutan sa aming panalangin, Panginoong Diyos, ay aming isinasamo sa iyo, Panginoon. Sapagat lahat ng ito, dalangin po namin sa matamis na pangalan ng Jesucristo na nagturo sa amin na manalangin ng ganito. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and Thy power, and Thy glory, forever. Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. At sana po ay patuloy po tayong nagpapanalanginan sa isa't isa. And may you also continue to pray for the Ride On Ministry. At gayon din ang Abang Lingkod at ang kanyang pamilya. At ang patuloy na panalangin para po sa bawat isa sa inyo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ay purihin po natin ang Diyos at siyempre yung mga iba't ibang mga announcement po natin ay nabanggit na natin sa ating panalangin. Hindi ko po na po babanggitin at magpanalanginan tayo katulad ng aking sinasabi at gayon din ang ating pagbati sa lahat ng mga birthdays, celebrators, and wedding anniversary celebrants, saan man kayo naroon, sino man kayo, kilala kayo ng Panginoong Diyos, naway patuloy kayo na pagpalain ng Panginoon ang inyong mga buhay, at patuloy na ma-enjoy ninyo ang kabuluhan at tunay na kahulugan ng buhay nito at ang layunin na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoon, sa gabing ito, thank you very much for your extended solidarity and prayer to the Ride On Ministry and even your spare time of viewing for the episode 8 of Ride On Ministry, and that includes your inspiring comments and your effort of sharing it to other people, your friends, o sino man sila, upang sa ganon ay sila na makapanood ng episode na ito sa bukas o sa darating ng mga araw sa bawat pagkakataon ay kasangkapanin ng Panginoon ng episode na ito. And please don't forget to like and follow our page for you to be notified by incoming updates. At you may also visit, view, and subscribe to my YouTube channel, Bishop Lito Tangonan. At sana mabless kayo sa mga awitin na ibinabahagi sa inyo. Kahit na paminsan-minsan ay parang hindi maganda yung awit ng inyong Abang Lingkod, ay inyong tignan at pakinggan at limilimiin yung bawat mensahe ng awit na napapakinggan po natin. At mga kapatid sa Diyos, we would like to acknowledge some of our viewers for tonight's episodes of Ride On Ministry. Brother Ricardo Latawan is watching. God bless you, brother, and your family and ministry. And also, Sister Lily Borromeo is also with us. God bless you and your family and ministry. Tin Kaming,
Pagpalain ka ng Panginoon, Sister Corazon Navarro is with us. God bless you and your ministry and family. And Sister Denia Mendigurin, kasama din natin. God bless you. Pagpalain ka ng Panginoon. Ang kapatid na Amy Abisamis, kasama natin. Pagpalain ka ng Diyos, ganyan din pamilya mo at ministry mo. At kasama din natin ang kapatid na Ebenezer Battle. Pagpalain ka ng Diyos, ang iyong buhay, pamilya at ministeryo. Ang kapatid na Pastor Dominic Modesto, pagpalain ka ng Panginoon at gayon din ang ministry mo at pamilya mo. Alam ko meron kang ministry din online live stream through blog. Pagpalain din ng Diyos ang Diakonesa Rachel Cruz Baloyot, kasama din natin. Pagpalain ka ng Panginoon, gayon din ang ministry mo at pamilya. Ang kapatid na Dory Abalos, pagpalain ka ng Diyos, including your family and ministry. At sa lahat sa inyo na makakapanood pa sa ating gawain sa gabing ito, simula pagkatapos ng ating episode 8, ay patuloy na kayo po ay pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At sana po sa buong magdamag sa ating pagtulog ay maramdaman natin yung presence ng Panginoong Diyos at ma-enjoy natin yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon at sa kinumagahan ay magising tayo na masaya, magising tayo na maluwalhati at handang harapin ang panibagong buhay at panibagong duties and responsibilities for the whole day, tomorrow, at sa lahat pa ng mga pagkakataon. Oh, salamat din kay kapatid na Virginia Cabuyadao. Pagpalain ka ng Panginoon ang iyong pamilya at gayon din ang iyong ministry. At patuloy po tayo na subaybayan ng Panginoon sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na sa ating mga buhay. Alam ko na meron kayong mga respective ministries and missions na ginagawa saan man kayo naroon, ang inyong mga churches at lahat pa ay sana ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Katulad ng aking sinabi kanina, magpanalanginan po tayo sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na at ang Panginoon ay matutuwa po sa ating lahat. At siyempre, ang Diyos ang patuloy po natin na inaasahan sa ating mga buhay. Kaya patuloy din po natin na ipanalangin ang ating bansa. Napakarami po ang problema ng ating bansa. Kaya isabang po natin sa panalangin ang bansang ito. Ang buong mundo nang sa gayon ay patuloy na i-bless ang Pilipinas. Patuloy na i-bless ng Panginoon ng buong mundo, bawat nation, upang sa ganon ay ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo ang mahayag sa bawat lipunan, sa bawat dako sa mundong ito na nilalang ng ating Panginoong Diyos. At nawa po ay lagi natin masumpungan ang banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. At meron din akong hindi nabanggit, mga pahabol, ano? Ano po? Ang kapatid na kapatid na Dexy Excelsis Donigo Latawan. Ang sabi niya, "Hello, Bishop." Hello din sa iyo. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At ang sinabi ng kapatid na Amy Abisamis, "Good evening, Bishop." Good evening po sa inyo at sa lahat natin. At gayon din ang kapatid na May Cruz Lawagan. Lawagan, ito alam ko ito from Bataan ito. No? Lagi nakikita ko rin sa Facebook ito. God bless you and your family and ministry. At ang sabi niya ay magandang gabi po. Magandang gabi din po sa iyo at sa lahat. At purihin po natin ng ating Panginoong Diyos. Meron pa buban na nakalimutan natin basahin ng kapatid na Beverly
Imperial, Beverly Imperial. At pagpalain ng Diyos, ikaw at gayon din ang iyong ministry at pamilya. Ang sabi niya, Bishop, please pray po ang pamangkin ko, J.R. Flores, na meron pong sakit po siya, bato sa abdo. Nag-tetik po siya ng medical ngayon. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, join with me in praying and interceding to this prayer request that Brother J.R. Flores ay ma-receive niya ang complete healing and recovery from the Lord Jesus Christ. And even the Lord will shower good health and wellness to this brother. In the mighty name of Jesus Christ, we claim for the response of God to this prayer request. And also, Sister Erlene Jacin Herrera Santos, praise the Lord at kasama ka sa panunood sa gabing ito. At ang sabi niya, Hello Bishop Lito, God bless you in this ministry. Gayon din, Hi, kapatid na Elgin, Jason, God bless you rin at God bless din yung ministry mo. At ang sabi ng ating kapatid na Corazon Navarro, salamat ho, Bishop Lito. God bless you more. Maraming salamat din po sa inyo, Tita Cora, at God bless you more din. Ano ba? Lalo kang pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Oh, napakasarap na basahin ng mga very encouraging comments ng ating mga kapatid. At alam niyo po, pag nakakabasa ako ng ganyan, ay lalo akong na-encourage na ituloy-tuloy ang ministry na ito na meron pong ngiti sa labi. At yung pong puso ay talaga namang dumadaloy ang kagalakan mula sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi ng ating kapatid na Lily Boromio, please continue pray for your Uncle Rogelio Mariano. Ayan, in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray and intercede for the complete healing and recovery and for good health and wellness for Brother Uncle Rogelio Mariano. Bless also his family and loved ones. In Jesus' name we pray, Amen. Ang sabi po ng ating kapatid na Devil Imperial, God bless you po, Bishop Lito Tangonan. God bless you din po. At ang sabi ng ating Regional Bishop Roger Marquez from Palawan Methodist Regional Conference, please pray for Kuya Davey in his and his family. Oh, we pray and intercede for the prayer request of Regional Bishop Roger Marquez for Kuya Davey and his family. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. At ang sabi naman ng ating kapatid na Ebenezer Batol, magandang gabi po. Bishop, magandang gabi po sa iyong ding kapatid. Alam ko isa ka sa kasama ni Brother Ruel Yumol na pupunta doon sa Lingayen, Pangasinan at dadalo ng Kaimpi-Kimpi Benyel Assembly. At yung napag-usapan natin ay kami po ay magkukumyot. At dahil merong kasal sa Capital Methodist Church ng November 30, ay parang sigurado kayo sa inyong sasakyan po kami, sasakay ni Mrs. Kaya maraming salamat po sa inyong paglilingkod. At gusto kong i-acknowledge din dahil meron din connection ito si Judge Rickson Garong na siya ho ang Regional Trial Court Judge ng Lingayen, Pangasinan. Ay, salamat din sa kanya, sa kanyang pamilya sapagkat kami po ay maglalakbay ng 28 at kami po ay kanyang ibinook sa isang hotel. Kaya maraming salamat, Judge
Rickson Garong, lalo kang pagpalain ng ating Panginoon. At gayon din, ang sabi ng ating kapatid na Eko Royo, ang kanyang sabi, salamat ang sa iyong panunood. God bless you. Thank you po. God bless you po, Bishop Lito Tangonan. Praise God, you're welcome. Pagpalain ka rin ng ating Panginoong Diyos, gayon din ang pamilya mo at ministry mo sa ating Panginoon. At ang sabi ng ating kapatid na Dexy Excelsis Doniego Latawan, amen, praise you Lord Jesus. To God be the glory. Every now and then, we should acknowledge the goodness and the faithfulness of God, and we can say to Him aloud, at to God be the glory in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Kaya napakasipag itong aging misis na inilalapit yung laptop at yung mga sabi ni Deborah Lee Imperial, amen Lord! Amen sa ating Panginoon. Ang sabi naman ng ating kapatid na Lily Boromio, Auntie Lily, amen po, ganda boses po ninyo. Sana po mapagtsatsagaan nyo yung mumunting tinig na kaloob ng Panginoon, bagaman pagkaminsan ay pumapaltos. Ano pa? At sa mga panahon na pumapaltos ay natututo tayo, at lalo natin pinupuri ang ating Panginoong Diyos sapagkat meron tayong Diyos na kailanman ay hindi pumapaltos sa atin. O kasama din natin ng kapatid na Israel Rusty Tabelo Brabante, pastor yan sa Bataan. Pagpalain ka ng Panginoon ng kayong pamilya at gayon din ang iyong ministry. At gayon din ang kapatid na Lester Erbin Lavalle Bote na nandyan sa Canada. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos ang iyong pamilya at ministeryo, work. At gayon din ng sino pa? Reser Cruz Baluyot. Pagpalain ka ng Panginoon. At sa lahat pa ng maaring katukin ng Diyos na mapanood ng Ride On Ministry, ay patuloy na igawad sa inyo ng Panginoon ang kanyang blessing at patuloy na pagpapala sa inyo. At ang kapatid, ang sabi ng ating kapatid na Ricardo Latawan, amen, amen, amen. Kung lagyan natin ng tunog, hey, amen, hey, amen, lima pa. Amen, 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 amen po sa ating Panginoong Diyos. Meron pa ba, kapatid na Jean Grace? Ang kapatid na recognize natin kanina, Virginia Cabuyadao. Ang pastor Mamerto Daliposa ng Sambales, pagpalain ka ng Panginoon, ang iyong pamilya, at gayon din ang iyong ministry, at ang Panginoon ay sumayin niyo. Nako, meron pa ba? At ang sabi ni Pastor Mamerto Daliposa, two pet. One, second Peter. Akala ko yung pet na. Second Peter 1-3. Verse 1, chapter 1, verse 3. Mga tinawag at piniling tagapagturo. Amen sa ating Panginoong Diyos. Meron pa ba na dapat nating i-recognize? Okay. Ah, meron pang pahabol si Pastor Mamerto Daliposa. God bless po, Bishop Lito. Watching you here in Botolan, Sambales. More power to you. Same to you, Brother Pastor Daliposa. At mga kapatid sa Panginoon, ang inyong abang lingkod, Bishop Lito Tangonan.
ay muling nagpapaalam sa bawat isa sa atin. Pansamantalang pagpapaalam lamang ito sapagkat tayo po ay magkita-kita muli. Let us join together again next Monday, December 2, 2019. Same time, 9 o'clock in the evening for the episode 9 of Ride On Ministry, a regular weekly online live stream program of God. At tayo po ay papasok sa tinatawag na Advent season in preparation for the Christmas season that we ought to celebrate not only in the Philippines but throughout the whole world. And may the Lord be with us in all of our preparation and of all the activities that we are to do this coming month of December, and in preparation also for the forthcoming New Year 2020 in our midst. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoong Diyos, sa muling pagpapaalam na ito, Ride On Ministry. Ride on, ride on, ride on ministry. Ride on with Jesus Christ. Ride on with His Word. Ride on with the sound of praise, worship, and prayer. God bless you all more. To God be the glory. Bye-bye. Lalo kayong pagpalain ng Panginoon sa muling pagkikita.